Alam niya ba na ang tunay na pangalan ni Leo ay Eleanor Clayson? Ha, guys? Sipin niyo, Eleanor. Doon pa lang alam mo na kung babae siya o lalaki. Pero sa tag 2, sabi ni Harada, babae daw eh. Pero pagdating ng 7, lalaki naman daw. Diba? Tsaka pag nagpunta ka ng customize niya, pwede mo siyang lagyan ng bigote. Balbas, ganun. Yung kung babae siya, tawag doon, shigote. Game. Tuturo ko ngayon sa inyo guys si Leo, no? Yung tuturo ko lang yung mga sa tingin ko yung iba hindi pa alam na move, tapos yung mga talagang useful na move ni Leo. Ayun yung mga i-mention natin niyo, kasi may kita niyo naman yung iba sa move list. So kung gusto niyo talagang pag-aaralan si Leo, ito yung mga medyo tips lang na medyo maganda talaga niya na move. Okay, good. Copy. Okay. Ready? Smile. Game na tayo. So, unahin natin yung mga punish niya sa move. Okay, ano lang naman yun eh. Sige. Gawin ko na nga. 10 frames niya, 1-4. 11 frames niya, 2-2. Sa punish. 13 frames niya, up forward, 1-3. Ayan. Tapos 14 frames niya, forward 2-2. Ayan. Tapos 14, syempre 15 niya, DF2. Tapos half kick. Ayan yung mga 15 niya. Tapos dati kasi ito, yung FF2, 16 frames yan dati. Ngayon naging 14 frames na lang siya. Ewan ko. Ayan, pinabilis. Tapos 18 frames niya, ito na. Yan. So ayun yung mga pampanis niya sa standing. Tapos sa crouching naman, 10 frames niya, ayan, down jab. Tapos 11 frames niya, ito pinakamagandang panis ng crouch, sa crouch while rising for 1+2. Tapos 13 frames niya dito, while standing 1+2. Tapos wala siyang 14. So ang 15 niya na agad, half kick. Ma-access mo yung half kick sa while naka-crouch siya. Tapos 16 niya rise while standing 2. Tapos ayun na. Tapos yung 20 niya na, yung ano, delayed half kick yan pag nakasalag ka ng hell sweep. Okay, ayun yung mga punish niya, no. I-ano na agad natin yung mga top moves niya, yung mga maganda niyang moves. Ayun yung mga gusto kong i-tackle talaga ngayon, yung malaman yung mga maganda niyang moves. Unang-una na babanggitin kong maganda niyang moves, ito yung back 1+4. Ayan. Yung move na yan, maganda yan kasi pag nag-counter hit siya, guaranteed yung ano, back 2, 1+2. Ayan, sige, try natin ha. Pangalawang guard niya, i-guard all natin para matry natin siya. Oops, sorry. Oh, diba? Guaranteed, ang sakit nun. Tapos, sunod yung DF. Ayan, DF 2+3. Sa'yin sa maganda niyang move ngayon na nabop yan. Kasi juggle na siya pag na-counter hit mo siya. So, isa yun sa maganda niya. Ay, pangalawa yun. Sunod naman na mga best move niya. Siyempre, ito. Hell sweep. Unseeable na low. Yung hell sweep niya. Kapag medyo malapit ka sa wall, yan. Wall splat pa yan. Wall splat siya. Pero siyempre, ingat lang kayo dahil pag nasalag yan, rekta kayo sa debas. Laki ng gagawin sa inyo yung ano yun, delayed up kick sa mukha. Tapos isa pa maganda niyang move ay syempre ito, forward forward 4-3. Ayan. Medyo tracking yun, alam ko. Tapos syempre juggle siya. Tapos ang
negative 14 siya pag di mo tinuloy yung extension niya na 4. 4, 4, 3, 4. Diba? Tatlo yan eh. Ngayon, negative 14 itong dalawa. Yan, negative 14 yan. Pero syempre, yung kalaban mo, may ilang siyang ipanish yung 14 kasi iniisip niya yung extension na low. Kasi yung low na extension, launcher siya pag tumama. So, yun. Magandang move din yun. Tapos, sunod. Ah, ito. Ayan, yung move na yan. Ay, ayan, move na yan. Counter hit, guaranteed yung while rising for 1 plus 2. Ayan. So, ganun din yun kapag medyo malapit ka sa wall. Kasi, ayan. Ano siya? Wall split din. Pak, didikit siya sa wall pag ganun. Tapos, sunod. Mga pang-poke niya na maganda. Ay, eto maganda rin to. Yung move na yan. Kasi neutral siya on block. Tapos naka force crouch yung kalaban mo. So ang pwede niya lang isabay sa'yo ata pag naka force crouch, yun yan. Down jab. Syempre mind games na. Tapos okay din yung move na yan. Tapos sunod. Itong FF2 kasi negative 10 siya, no? Pero may pushback siya. So hindi ko alam ha, pero bihira kasing napapanish to eh. Tapos once na tumama to, pag dinin namin yung 1 plus 2, magcha-charge siya ng ganyan, no? Diba? So ingat lang syempre pag naka-charge siya, wala kang salag. Pero pag once kasi namin ganun siya, may ilaw siya sa kamay, may extension yung move niya na L sweep, pati yung move niya na back 3-1-2. Ayan, extension niya. Pag may charge yung kamay niya. Tapos yung mga pang mga poke niya na mabilis na low, down 4. Tapos kasi 'di ba yung katulad ng Mishima, sila Hiachi, Devil Jin, yung down 4 nila ganito itsura, 'di ba? Kay Leo, hindi mo siya pwedeng i-down 4 na ganito itsura kasi ang down 4 niya ganyan. So, kung gusto mo ma-access yung ganung itsura na down 4 yung ganyan, ang pipindutin mo down 3 plus 4. Ayan. So, may mabilis ka na low. Down 3 plus 4. Diba? So, ganun siya. Parang kay Miguel. Down 3 plus 4. Tapos, itong down 1. Yung move na yan. Safe, negative 3 ka lang. Tapos, pwede ka rin mag-romekta ng crouch kapag in-hold min down. Naka-crouch ka na agad. Diba? So, kasi yung crouching move, ay mga crouching setup ni Leo, maganda. So, once na mas meron kang move na mabilis na napupunta ka sa crouch, okay yun. Alam nyo ba kung bakit maganda yung crouch na move ni Leo? Kasi etong move na to, yung rising 3-1-2, safe na siya. Dati hindi. So, kaya ayun yung mga mix-up niya. Pag gumanyang ka, pag down 4 ka, o pag yumuyo siya, yan, safe naman yan. So, tsaka mas maganda yung juggle ni Leo kapag tumama ito na nakakrouch ka. Rising 3 ka na lang, lulutang na yung kalaban mo. So yan, down 1, maganda yan. Sa pa, down 2. Maganda rin yung move na down 2. Kasi on block, plus 4 ganyan. So, ang setup ko dyan, kapag nagda-down 4 ako, kasi ang pwede lang nilang i-contra sa'yo dyan, down jab pag naka-crouch sila. Kasi naka-pull crouch sila yan. Eh. Ngayon, kahit anong while standing na move na gawin nila, tatama yung 4 mo. So, ang ginagawa ko, kapag tumama yung 4, mag-DF3 ako. So, ganun. Kaya lang, kapag nag-DF3 ka kasi sa kay Leo, dun sa move na yun, DF3,
ang hirap niyang habulin. Kailangan mo pang gumawa ng hidden technique. Kasi ang ginagawa ko ganun eh. Wait lang ah. Try natin guys. Ay po, teka. Putik. Pero mahabol yun guys ha. Ano lang, forward forward lang kasi ginagawa ko dun eh. Sandali. Pero pag nahihirapan kayo dyan tulad ko, pag forward 3 na lang, ay forward 1 plus 2 na lang kayo, o kaya forward 2-2 yan. Pero maabot yun eh. Sandali ha. Puti kasi. Pwedeng ganyan. Pwede rin. Huwag mong pahiyain Leo ha. Visit na ako sa'yo. Yun. Pag umabot yun, ganito. Sorry ha. Hindi ko kasi naabot. Ng... Kala ko hindi aabot eh. Ay! Makulit to ah. Guys, regular na yun. Nag-bad trip eh. Basta yun, naabot yun. Tapos, sunod is, ito. Yung move na yan, maganda yan. Pangharas. Lalo na sa wall, kasi wall splat yan. Wall splat, wall break, wall to wall, court to court. Hindi yung move na yan. Na-access din yan dyan. Oh. Yan. Kasi ayun na yung susunod nating move na maganda pa. Itong back 1-4. Back 1-4. So, syempre, alam nyo na yung mix-up nyan. Yung high nyan, yung 2. Negative 4 lang siya, so safe siya. Pero, dockable siya. Nayuyukan siya. Tapos, yung low niya naman ay 4. Back 1-4, 4. Back 1-4. Yan. Tapos, yung mid niya naman, 3. Okay, 3-4. So, ayun yung mix-up niya. Pwede nyo rin siyang cancelin ng mabilis. Na kapag back 1-4 nyo, DF, sabay a-up nyo lang. So, pang-harass niya yan, pang-pressure. Ayun mga maganda niyang move. Tapos, syempre, itong pubu. Pubu stance niya. Pubu stance. Ayan. Pero mamaya na yan. Ano pa ba? Ito, maganda rin itong move na ito. Masyadong underrated itong move na ito, pero maganda ito. Negative 4 lang din yan, high mid. So, ginagawa ko dyan. Tapos, kapag ganyan ko, papari ako. Ganyan yung ginagawa ko pang setup niya na pari. Pati yung down 1 minsan. Tapos, ito rin, safe. Negative 4 din yan. Back 2. Neutral 1. Back 2 1. Tapos, ano pa ba, guys? Down back 1 plus 2 yan. Ah, yan. Itong down back 1 plus 2, kaya siya maganda kasi safe to yung, yan. Yung down back 1 plus 2, safe. May extension siya na 2. Yan. Yung dos, yung extension niya dos, negative 12 yan, pero medyo parang delay siya pag tingnan niyo, 'di ba? So wall splat 'yun. Wall splat, tapos yung move na 'yan, na pupunta pa siya sa stance niya na pubu. I-hold niyo lang yung down. Oh. Oh, 'di ba? Maganda yung move na yun, lalo na pag nasa wall yung kalaban mo. So, syempre yung DF2 maganda rin. Ayan, move. Kasi si Leo, isa siya rin sa mga may DF2 na punishable yung DF2 niya. Hindi katulad nila Paul, Lay, mga safe yung DF2. Si Leo, punishable. Pero, mabilis kasi parang para sa akin ang bilis ng DF2 niya, laging tumatama, lalo na pag
1-4 sa sidestep ka sabay ganun. Pasok agad yung DF2. Jagal niya. Tapos, isa pang i-mention ko sa inyo ngayon, yung mga move niya na napupunta niya, naka-cancel niya, or napupunta sa stance niya. Kapag gusto mo mag, yung pangalan ng move niya, Jinduli, okay, nasa yung pangit ng pangalan ng move niya ito. Ayan, ayan, ganyan. Ayan, ginagawa ko na yan, back 3 plus 4. Tapos, DDF mo, kapag gusto mong, mag dash ayan. Back 3 plus 4, pwede ring 1-2 back, ayan, diba? Pag 1-2 back, mag jinduli siya, jinduli ayan. Tapos sunod yung mga stance niya na pupunta sa pubo, yung forward 3 down pubo. Yung pubo niya kasi pag gusto mo i-access, i-access yun, down 1 plus 2. Yan, down 1 plus 2. So, ang mga move na pupunta doon, forward 3, 3-2, hindi, back 3-1. Yan. Back 3-1 niya kasi, dalawa yung stance na pwede kang mapunta. Yung pubo tsaka Jinjinjuli. Back 3-1 down tsaka back 3-1 back. Tapos yung isa pa is 3-2 down pubo yun eh. Tapos yung back 3-2 mo, pwede mo rin siyang i-cancel. Itutuloy mo lang yung 3, diba? Yan, ayun yun, back, ay 3-2-3. Ayan, 3-2-3, diba? Ang gagawin mo, 3-2-3 back. Ayan. Sabay low, o, oh, diba? Tapos, ang sunod na move niya, ang sunod pa is, mga naka-cancel niya, ano, back 4, 1 plus 2, yung wall bounce niya. Back 4, 1 plus 2. Pipindutin mo rin yun, back 4, 1 plus 2, tapos, i-hold mo lang yung back, ay down. I-hold min down. Ayan. Para ma-cancel siya. Back 4, back 4 1 plus 2, sabay da down mo. Oh, di ba? Naka-crouch na siya. Ba? Yung upward 2-3, ay 2-1. Ayan. So, upward 2-1 niya, gagawin mo lang, upward 1 down, mapupunta sa pubo. Upward 1 down. Ayan. So, yun, mga pan-setup niya, pang-pressure niya. Tapos yung mga mini-juggle niya, limbawa, tumama itong, yan, upward 1, 2, ay 2, 1. Ang guaranteed dyan is, down 4, 1, ay down 4, 2. Down 4-2. Ayan. Ayan yung mga jag, ano niya. Tapos ito rin, pag tumama yung pubo 1-2. Ayan din sa led. Ayan. So, ayan yung mga ano niya guys, no? Mga pwede niyong gamitin na move na makakatulong sa pampalakas ng layo nyo. Kasi kapag nag 3-2, cancel ka, tapos lagi mong ginagawa yan. So ang gagawin mo, pag imuyo ko na yung kalaban mo, pag lalo na pag nasa wall, mag back 4 ka, back 4 1 plus 2. Di ba? Yo, apa? Pug, sabay ano. Kasi ito pa pala tuturo sa inyo guys, yung alam niyo ba na merong tatlong wall bounce si Leo, tatlong wall bounce niya. Unang-una, ayan, forward 1 plus 2. Una niya, di ba? Ang pangalawa niya is ito. Back 4 1 plus 2.
Yan. Pangalawa. Ang pangatlo niyang wall bounce is back. Back 1, 4, 1, 2. Yun, yung huli. Yung huli. Yan. Wall bounce din yung huli na yun. Tapos meron pa pala, dagdag ko yung sa isang magandang move niya. Itong quarter circle forward 2. Quarter circle forward 2 kasi pag tumama yan, tapos naging ganun yung itsura. Ibig sabihin ko counter hit yun. So pag counter hit yan, mag-guaranteed na yung forward forward 3. Pubu. Ayun pa pala, yung sa forward forward 3, ma-access mo yung pubu. I-hold mo lang yung down. So pag tumama yan, forward forward 3, down 2. Guaranteed na yun. Pag tumama to. Ngayon, kapag lagi mong ginagawa, ano, nasasalag, atras ka, ganyan. May extension siya na uno. Quarter circle forward uno, yan. Ngayon yung uno na yun, ganun din yung effect nun. Guaranteed din yung forward forward 3, down 2. Tapos, isa pang mga guaranteed na ganun is sidestep 1 plus 2. Isa rin yan sa magandang move niya kasi safe din yan. Ngayon, yung safe na yan, guaranteed din yung, ayan. Guaranteed din. So, isa pa ito. Power crush niya pag nakapubo siya. Hold mo lang yung, ayun, dalawa yung power crush niya. 1 plus 2, tsaka pubo 1 plus 2. Ayan. Tapos, ano pa bang magandang galaw na itong ano na to, hermaphrodite na to. Si Leo guys, enjoy siya gamitin lalo na pag ginagamit niya yung mga stunts niya. Nakakalito siya. Tsaka kung gusto niyo makakita ng magaling na Leo, panoorin niyo si Way Gamble. Ayun lang yun, alam ko eh, Way Gamble. Dati si Jen, si Gen Kids ni Leo, kaya lang shahin na siya ngayon. So ayun guys, na sana na take note, na take note niyo. Then tandaan niyo yung mga sinabi ko kay Leo. Sana may natuklasan kayong bago. So guys, ganoon na. Kung may nakaligtaan man ako, i-comment nyo na lang sa YouTube natin. Tapos kung meron kayong mga, kasi pag may mga kunyari, may nakalimutan ako, tapos nabasa rin ng mga ibang player na gusto rin mag-layo, so makakatulong din yung mga comment nyo. Alam nyo naman sa Tekken community natin, tulong-tulong lang tayo guys para ma-enjoy natin yung game. So tapos kung meron pa kayong mga gustong character na i-breakdown natin, comment nyo lang. Bali, pag-aaralan ko yan. Tapos, gagawa tayo ng breakdown sa character na gusto nyo. Okay guys, dun lang muna tayo. Ha? Thank you. Maraming salamat sa inyo. Subscribe and like. Yeah.